Fellowship International. Amen. At muli, tayong lahat ay makakapakinig ng mga magaganda at napapanahong mga mensahe ng Panginoon sa ating mga buhay. Ngunit bago po ang lahat, nais po nating pumunta na po sa ating pagbibigay. Amen. Tayo po ay makipagbukas sa aklat po ng 2 Chronicles 2. Amen. 2 Chronicles 2. 2. Simulan po natin sa verse 3. Doon po sa verse 3, o doon po sa simula ng chapter na ito, si Haring Solomon po ay magtatayo ng kanyang templo. Amen po ba? Nakikinig po ba ang bawat isa? Meron po ba tayo mga Bible? May mga Biblia po ba tayo? Ayan, wala pong Bible yung iba. Ayan. Gusto ko na lang pong ikwento sa inyo ang 2 Chronicles 2, chapter 2. Dito po ay magtatayo ang Haring Solomon ng templo ng Panginoon. Amen. At sa kanyang pagtatayo po ay kinakailangan niya ng maraming kagamitan. Amen po, di ba? Kapag tayo ay nagtatayo po ng mga tahanan natin, di ba meron tayong mga kinakailangan mga kagamitan? Ganon din po sa pagtatayo ng templo. So itong si Haring Solomon ay sumulat kay Haring Hiram ng Tiro, King of Tyre. At nag-request siya ng mga bagay na kakailanganin niya sa pagtatayo ng templo ng Panginoon. At kasabay noon, nag-request din siya ng mga tao na tutulong sa kanya. Amen. At alam niyo po ba na si Haring Solomon o si Haring Hiram, natanggap niya ang sulat na ipinababatid ni Haring Solomon na nais niyang humingi ng mga kagamitan kay Haring Hiram o doon sa kanyang nasasakupang lugar. Amen? At hindi po nabigo itong si Solomon. Siya po ay pinagbigyan ni Haring Hiram. Grant ni Hiram, ni King Hiram, yung kanyang request. Grant po niya. At ang nakakatuwa po, in-acknowledge sa verse 12 po, isang bagay na nakita ko, bakit bakit niya hindi tinanggihan yung request ni Haring Solomon? Dahil sa verse 12 po, mababasa natin dito na kanya pong in-acknowledge yung pagiging hari ni Solomon. Ang sabi niya doon, "Praise be the Lord, the God of Israel, who made heaven and earth. He has given King David a wise son, endowed with intelligence and discernment, who will build a temple for the Lord and a palace for himself." Amen? Nakita niya na itong si Haring Solomon ay tunay na hari, kapalit ng kanyang amang si David, na punong-puno ng katalinuhan. At yung kanyang discernment, kung mababalikan po natin yung chapter 1, ito ang hinihingi ni Solomon. Yung wisdom and yung knowledge na ibigay sa kanya ng Lord, paano niyang pamamahalaan yung kanyang lugar na sinasakop o sinasasakupan. Amen? Kaya itong si Haring Hiram, ibinigay niya yung mga pangangailangan sa pagpapatayo ng templo ng Diyos sa pamamagitan ni Haring Solomon. Amen? Nakita po natin yung kabutihan ni Hiram dun sa kanyang ginawang aksyon. Pwede kasi ang isang tao na hingian natin ng isang bagay ay ba pwede niyang i-reject? Di ba po? Lalo na kung napakalaki o pwedeng hindi ganun ang kanyang kakayahan. Pero dahil itong si Haring ng Tiro ay may mabuti ring kalooban, kanyang ibinigay ang nire-request ni Solomon. At alam niyo po, itong verses na ito ay binabasa ko kahapon. Nung kami po ay papunta ng
Don Roses Avenue para bilhin yung ating bagong amplifier. Ayan po yung ating bagong amplifier. Para sa inyo pong kaalaman, dahil sa ang sinabi sa akin ay ganitong presyo, pero nung pagpunta ko po doon, meron pa palang mas maganda na magdadagdag lang ako ng kapirasong pera o salapin. Amen? At natutuwa ako sa Lord kasi po pwedeng hindi naman ako sumama sa kanila eh, dahil nakita na nila yon eh, nakapunta na sila sa lugar na iyon at nakita na nila na i-demo na sa kanila kung ano ang dapat nilang bilhin. Pero meron akong isang consultant na nakausap doon na sinasuggest niya ito dahil yung isang kanilang isinuggest ay China made. Pero ito daw ay made in UK. So sinasabi niya na ito ay mas mainam. Ito ay mas matibay. So sabi ko, inisip ko, Lord, ano ba? Kasi nung nasa bus po ako, nasa bus kami, papunta doon, ang sabi ko sa Lord, Lord, paano po namin mabibili ang lahat ng pangangailangan ng iglesia? Yung lahat ng magagandang sinasabi ng lingkod ng Diyos na paparating na, paano po ito magkakaroon ng katuparan? Nang meron lamang pong maliit o kaunting pondo na po pwedeng sa mga pondong ito ay mga ilan-ilan lamang ang aming mabibili. Yun po ang nasa isip ko. At nung nagbasa ako sa cellphone lang po kasi ako nagbasa ng Bible eh. At ito nga ang nabasa ko. Alam niyo po ang in-impress sa akin ng Lord, may mga taong darating na mga mayayaman. Na katulad nitong si Haring Hiram, ay may mga mapuputing kalooban. Na anuman ang i-request mo sa kanila para sa iglesia, ay hindi nila tatanggihan. Amen? At alam niyo po ba, kayo ay isa na sa mga mayayamang taong pinala ng Diyos sa iglesia ito? Amen po? Maniniwala po ba kayo na kayo ay mayayaman ng mga tao? Opo! Dahil hindi po kayo dadali ng Lord dito kung hindi po kayo mayaman at hindi po kayo payaman. Naniniwala po kayo? Yes po ang impression ng Lord. Plus, kahapon ng umaga, na ang mga tao sa iglesyang ito na dinala ng Panginoon ay mga mayayaman na at mga papayaman pa. At nakita ko po yung mga after ng mga pag-awit natin, di ba? Puro mga blessings ang binibitawan ng Panginoon. At hinawakan ko ang pangakong yun, pero nagtanong pa rin ako sa Lord, Lord, paano po namin? Ang tanong ko po ay hindi para i-question ng Lord. Kundi, paano gusto kong humanap ng tugon kung papaano, anong paraan? Amen? Na paano tayo o natin mabibili ang mga kagamitang iyon. At alam niyo po, isang natutuwa ako sa Lord na dinala niya ako sa lugar na iyon kasi tumaas ang faith ko. Dahil nakita ko po sa lugar na iyon yung magaganda, magagara at mga high-end na mga gamit. Mga gamit na dapat ay meron tayo. At mga gamit na darating na sa atin ngayon. Amen po! Naniniwala po kayo! Pumalakpak po ang naniniwala! Amen! Kasi po, habang nakikipag-usap po ako sa mga taong yun, ipinapakita ng Lord sa akin na yung paglibot ng mata ko, ito anak, magkakaroon kayo nito. Ito magkakaroon kayo nito. Ito, mabibili nyo ito. At natutuwa ako sa Panginoon kasi dinala niya nga ako sa lugar na yun. Dahil kung hindi, isang lugar lang ang alam ko na lagi kong pinupuntahan para sa mga gamit na katulad nito. At sabi nga nung mga kasama ko, medyo nasa mababang antas pa iyon. At nung dinala ako ng Lord kahapon doon sa lugar na yon, tuwa-tuwa ako kasi nakita ko talaga yung mga gamit na magaganda eh. At napatext ako sa lingkod ng Diyos, nandito po yung mga magagandang gamit na dapat meron tayo. Amen po! At yan pong gamit natin ngayon, ay hindi basta-basta, hindi na siya katulad ng dati natin ginagamit. At darating po ang panahon na yung camera na yan, hindi po yan yung malimbit na camera na yan ang makita natin. Dahil nakita ko po doon ang isang napakagandang video cam. At sabi ng mga anak ko, yan yung ginagamit sa mga GMA 7. Sabi nila ganun. At meron isang
yung isang mikropono doon na matagal ko nang pinagpe-pray para sa lingkod ng Diyos. Na ang sabi nga ng mga anak ko, yan yung mga ginagamit sa mga TV shows. Natutuwa ako sa Lord kasi pinakita niya yon at inilalagay niya sa heart ko yung matinding kabigatan, ng matinding burden para matugunan ang lahat ng bagay na yon. At kung ipinakita niya rito sa 2 Chronicles 2, na narito na sa iglesyang ito at paparating pa ang maraming taong mayayaman, natutugon at gagawa, bibili ng mga pangangailangan ito ng iglesyang ito, nakakatuwa. Dahil yung kaninang, hindi ko akalain yung sinasabi ng Panginoon kaninang kaningtingan niya ay makikita sa iglesyang ito. Unexplainable. Paano? Ngayon po, at napakarami na natin nalakitang pinayaman ng Panginoon dahil sa kaninang pagsuporta. At kasabay ng pagbasa ko nitong 2 Chronicles 2 na ito, nabasa ko po ang 2 Kings 4:1, na ito ay patungkol sa babaeng balo na lumapit siya kay Propeta Elisha at sabihin sa kanyang, may pagkakautang ang aking asawa at kailangan ko ng bayaran ang mga pinagkakautangan niya. At ano po ang sinabi ni Elisha sa kanya? Lumibot ka sa iyong mga kapitbahay. O unang tanong sa kanya, ano ba ang meron ka? Ang sabi niya, meron na lamang po akong kaunting oil. Olive oil. Isang maliit na jar ng olive oil. Amen? At ang sabi sa kanya, utos sa kanya ni Propeta Elisha, lumibot ka sa iyong mga kapitbahay at humanap ka, humingi ka ng mga sisidlan, ng mga jars. At huwag kang kukuha ng kakaunti, ang sabi sa kanya. So, ibig sabihin, pinagagather siya ng maraming lalagyan ng olive oil. At sabi sa kanya, nung nakakuha na siya, pumasok ka sa iyong kwarto at isara mo ito. At isalin mo ang olive oil sa mga lalagyang hinigi mo sa iyong mga kapitbahay. Amen? At habang sinasali niya yung mula doon sa meron lang siyang maliit na sisidlan ng olive oil, ay nasidlan niya ang lahat ng ibinigay sa kanya ng mga kapitbahay niyang sisidlan. At tumigil lamang po ang pag-agos ng oil nung wala na siyang mapaglagyan. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? Ano po ang ibig sabihin ng Lord? Wala doon sa ibinigay mo o meron ka lamang niyang maliit na yan, ibigay mo yan sa Panginoon. At pagbuhos niya, tuloy-tuloy ang pagbuhos, at hindi ka mawawalan. Hindi ka mauubusan. Amen? Titigil na lamang niya pag wala ka ng mapaglagyan. Pag punong-puno na ang lahat ng iyong mga savings account, ang lahat ng mga bags mo, ang lahat ng mga wallet mo, ang lahat ng cabinet mo. Amen? At nakita ko po yan sa mga babae at lalaki sa iglesyang ito na hindi na nila malaman kung saan nila ilalagay yung kanilang mga kayamanan. Amen po. At kagaya ng babaeng balo na yun, nabayaran niya ang kanyang mga pinagkakautangan at meron pang natira para sa kanila. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? Ibigay natin kung ano po yung meron tayo. At kapag ibinigay natin yan, patuloy tayong payayamanin ng Panginoon. At kapag tayo ay naging katulad, at tayo nga ay katulad niya ni Haring Hiram, tutugunan natin ng mas matindi pa ang pangangailangan ng iglesyang ito. Amen po? Last Sunday, sabi ko po sa inyo, hindi lamang yung ating tithes and offerings ang ating mga binibigay. Dapat. Amen. Hindi lamang po yun. At alam ko po, marami ng tao rito ang nagbibigay pa ng higit sa kanilang mga tithes and offerings, ang kanilang love before the man of God. Ang lahat ng offerings ay kanilang tinutugunan o lahat ng pangangailangan ay kanilang tinutugunan. At alam ko po, isa rin kayo sa mga mayayamang babae at lalaki ng iglesyang ito na itinayo ng Panginoon sa huling kapanahonan para tugunan ang pangangailangan ng iglesya. Amen po!
Amen po. Kaya tugunan po natin ang pangangailangan ng iglesyang ito. Hindi po tayo mawawalan. Hindi po tayo magugutom. Mababayaran po natin ang lahat ng ating pinagkakautangan maging si Judith. Si Judith, hindi tayo hahabulin yan. Baka tayo may maghabol sa kanya. Baka naka-advance pa tayo kay Judith. Amen? Amen po! Ano bang klaseng Judith yan? Advance tayo sa pagbabayad sa kanya. Kasi wala tayong utang. At hindi tayo inaalaw ng Lord na magkautang dahil binibless niya tayo ng patuloy. Amen? Kaya tayong lahat po ay magbigay sa ating Panginoon. Hindi lamang po yung ating tithes and offerings. At alam ko po, mayroon pong mga tao rito na katulad ni Haring Hiram, ano man ang i-request ng Panginoon, o ano man ang i-request ng lingkod ng Diyos, ano man ang i-request ng o pangangailangan ng iglesyang ito ay handa nilang tugunan. Sapagkat sila o kayo o tayong lahat ay patuloy na pinayaman na ng Panginoon at pinayayaman pa ng Lord. Praise God. Sige po,